Kumusta nga pala nilakad mo? Nakuha na namin ang tao, sir. Kakasuhan na lang. Sir. Bakit? May naghahanap po sa inyo. Oh. Hi. Welcome back to the Philippines, Ms. Nakamura. Nice to be back here. Good to see you again. Mm-hmm. This is Agent Posadas. Oh, hi. Ms. Nakamura. Nice meeting you. Likewise. Have a seat. Thank you. Was it last year when you were here on a mission? Yes, sir. About gun smuggling connections. 3 months. So, ako marunong ng Tagalog. Konti lang. So, ano ito ngayon? Mission or vacation? Mission again, sir. I'm looking for a man, Toshiro Miyake. I have his files. Toshiro Miyake, wanted for several crimes in Japan. Suspected to be in the Philippines, working as contact for the Yakuza in the smuggling of drugs to Japan. My mission is to look for him and to shadow his activities. Posadas, tawagin mo si Roman at si Lazaro. Yes, sir. For our part, it will be a big chance to bust the Philippine drug connection. Sir, nandito na sila. Miss Miki Nakamura, I want you to meet them. This is Agent Posadas, Agent Lazaro, Agent Roman. Nice to meet you. They will be working with you in this mission. Sir, baka pwede si Armand Hidalgo. Don't worry, sir. Alam ko kung saan makukontak. Hello? Sino to? Hello, Sarge. Si Agent Lazaro to, from MBI. Pwede ba kay Hidalgo? Sandali ah. Sergeant Hidalgo, telepono. Oh, may joint operations pa tayo? Meron, Sarge. At saka nire-request ko ng magandang kaibigan mong imported from Japan.
ka? Sa dating lugar. Ready to. Huwag na kayong tumakbo. Sumama na kayo ng maayos para hindi na kayo masaktan. Huling-huli kayo sa akto. Kaya lahat kayo dadalhin sa presinto. Sige, dalhin lahat yan doon. Pati mga ebidensya, dalhin. Sige. Sige, lakad. Sa kaliwa. Ibibas mo na sa akin. O, di ba? Pag-ahati-hatian na natin lahat ito. Boy Roque! Sumuko na kayo! Mga pulis to! Ha? Para! Narinig ko na yan! Walang pulis-pulis sa akin! Magandang gabi sa inyo, Mayor. Mayor, si Andrade ho ito. Gusto ko lamang iparating sa inyo na sobra ng pakikialam nila Hidalgo at Kapitan Castro. Doon po ba sa mga transaksyon natin? Eh, malaki ho mawawala sa atin kung magbubulag-bulagan ho tayo. May ambisyon din pala ang hayop na yun. Nagpapalapad ng papel sa mamamayan. Ang inaalala ko lang, Mayor, baka pakialam mo na mga yan, pati malalaking transaksyon natin. At saka, hindi na masyadong pinatatagal ang mga asal na ganyan. Gawan nyo na unang paraan. Baka makaperwisyo. Don't worry, Andrade. I'll take care of this. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kung sa diskarte ko ikaw sasama, konting disimula lang, pare. Pangita na. Magkakakwarta na kagad tayo. Hindi ko pa kaya ang diskarte mo, pare. Mahirap yan. Bahala ka. Mike at Mayor Hidalgo na punta ang kredito. At hindi para sa akin. At yan ang hindi ko gusto. Si Vice Mayor ho ay malaki ang malasakit niyan para pangalagaan ang bayan ng Santo Domingo. Ano ang gusto mong palabasin? Wala akong malasakit? Kayo ho ang nagsabi niyan, Mayor. Ay, hindi ho ako. Hoy, Castor. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Baka hindi kita matansya, pasasabugin ko ng bala yung bibig mo. Pabayaan mo. Just take it easy. Baka hindi lang tayo naintindihan ni Kapitan. Kapitan, aren't you due to retire early next year? Opo, Mayor. Well, ano naman ang plano mo sa buhay kapag wala ka na sa serbisyo? Have you saved a lot? Napagandaan mo na ba ang araw na yon? Wala pa ako naiisip tungkol sa bagay na yan. Ang mahalaga ho para sa akin ay kung ano magagawa ko sa bayan. I admire your dedication to your profession, Captain. But sometimes, you'll have to think a little bit more wisely. Hanggat may panahon ka pa. Huwag niyo na akong paligoy-ligoyin pa. Ano ba talagang gusto niyo sabihin? Ibig namin sabihin, Kapitan. Money and more money.
Yan ang dapat mong isipin at pagkaabalahan. Ano silbi ng mga medalya mo? Hindi mo naman yan pwedeng pambili ng pagkain, ng mga gamot, at ng mga bagay na kakailanganin mo sa oras na magretiro ka. Ano naman ang magiging kapalit nito, Mayor? Hindi mahirap, Kapitan. Wala kang ibang gagawin kundi pumasok sa opisina, manahimik, umuwi sa bahay, magpahinga, at matulog na mahimbing. Yun lang. Yun lang? Napakadali naman pala ng gagawin para kumita ng ganito kalaking pera. Hindi akong klase ng pulis na pwede niyong bayaran. Hindi kaya ng dibdib ko na talikuran ng responsibilidad at dedikasyon ko sa bayan. Isang malaking kayamanan na para sa akin. Ang maglingkod ng tapat at malinis. Gago ka, Kapitan! Ikaw na siguro ang pinakatangang pulis na nakita ko. Mas gago ka pa biyan. Ikaw na yata ang pinakatarantadong taong nakilala ko. This is Toshiro Miyake. I've been shadowing him in Tokyo last year. Kilala ko siya. The two other men are said to be the henchmen of a certain Franco Villapuerte, a son of the mayor of Santo Domingo. Umalis kanina ang tatlong yan papuntang Santo Domingo. Pero nasundan na sila ni Leo. Santo Domingo is my hometown. I personally know Mayor Villafuerte and his son Franco. I received the message and information that the mayor and his sons are dealing drugs. Kung ganon, maaari nga mga Villafuerte ang kadil ni Toshiro sa drugs. We have to leave for your hometown, Armand. Ganitong gagawin natin. Total, walang nakakaalam sa bayan namin na ako isang agent. I'll go alone, pretending I'm on vacation. Mickey, you'll post as a tourist. Danny and Jeric will keep close contact with you. Balita sa bayan ng pagkakadakip mo kay Andrade sa kanyang mga tauhan. Aba, Ruben, mag-isip-isip ka naman. Kung ano man ang hinaing ng taong bayan, pabayaan mo na lang. Baka pagsisihan mo pa yan balang araw eh. Eh, ano na lang ang gagawin ko, sweetheart? Ipipikit ko na lang yung mga mata ko sa mga kawalangyaang ginagawa ng mga maiitimong budhi at batik sa lipunan. Eh, bakit pa ako naging vice mayor? O, edi pabayaan mo na lang yan kay mayor. Siya ang may karapatang sumugpo niyan at hindi ikaw. Sino naman ang mapupula ng taong bayan, di ba siya? Eh, anong gagawin ko? Magbubulag-bulagan, magbibingi-bingian? Alam mo, pakitang tao lang ginagawa niya sa taong bayan eh. Sino nagsasakripisyo? Hindi ba yung mahirap nating kababayan? Naku, tama na nga yan. Yung mga anak mo nasa Maynila, uwi raw ba? Sigurado yun, inay. Halos taon-taon, dito naman nagsiselebrate ng birthday yun sa atin eh. Hindi ba, inay? Hmm. At hindi lang yun. Kaya ganyan si Itay, dahil ipagmamalaki niya ang magagaling niyang anak. Aboy natural. Yan lang naman ang kayamanan namin ng nanay mo eh. Oo nga, anak. Thank you.
naranasan ko na yatang lahat ng takot, saya, lungkot, nervyos. Kaya hanggang ngayon di ako makapaniwalang kaya ko palang paglaban ng lalaking mahal ko. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig, ano? Sana kung may babalik ko lang ang panahon, ako na mismo ang gagawa ng paraan. Mayayos ko lang ang problema ng ating mga pamilya. Paano ko nga pala malalaman kung saan ka titira pag nag-umpisa na ang training mo sa academy? Isusulat ko na lang sa'yo kapag kumpirmado na kung saan ako tutuloy. Ikaw, kailan ka babalik ng Maynila para sa iyong nursing? Next month pa siguro. Pero ako naman ang susulat sa'yo para ibigay ang address ng boarding house na titirahan ko. Kailan ba tayo ulit magkikita? Gusto ko nga sana, Arman. Pero habang tumatagal, nagiging mahirap para sa akin ang lumabas ng bahay. Kasi nararamdaman kong nakakahalata na sila eh. Pero huwag ka mag-alala, gagawa ako ng paraan para magkita tayo ulit. Akala ninyo malulusutan ninyo ako? Ay! Dito! Talaga yatang hindi ka na makukuha sa pakip sa panahon. Masyadong matigas ang iyong ulo. Katulad ka rin talaga ng mga ibang hidalgo. Mga ambisyoso at oportunista. Wala naman sinabi. Dukha naman. Kahit mahirap na ang ka namin, may pagmamalaki pa rin kami. Dahil ang perang kinikita namin, galing sa sarili naming pawis. Hindi katulad ninyo. Galing sa masama! Ang pera ng taong bayan, dinalakaw ninyo! Tama na yan, Fabian! Magtatanda na yan! Peh! Uy! Ba't ngayon ka lang? Eh, tinanghali ako ng gising eh. Ikaw talaga, hindi ka na nagbago. Tulog pa rin ng tulog. Masalubong ko, kuya. O ito, masalubong. Akin na yung susi. Ako na magmamaneho. Good evening. Hi. I understand you need a bigger supply of our product. This time our organization in Japan requires 800 kilos of shipment. 800 kilos? Would be 52 million. That is 50 million pesos, okay? It's a deal. But we deal only in cash. I can arrange for cash payment. Okay. But give us time. To produce 800 kilos of our product needs time. Aside from the fact it's very hard to get the chemicals. Well, how much time do you need to produce 800 kilos? I will inform you when it's ready. If you can extend your stay here, there's a lot of things you can enjoy. Being the guest of the mayor. My brother. Oh, magpalamig ka muna, iho. Salamat, to. Alam niyo, Aling Maming, maraming nasira sa ginawang operasyon nila Itay at ni Kapitan Castro. Paano biglang nawala at natigil ang pasugalan at illegal na gawain dito sa atin? Totoo yan, iho. At doon sa angka nila, sigurado akong pumuputok ang mga butya ngayon. Ang mga lahi ng Villafuerte. Yun nga pong pinagtataka ko eh. Hindi po ba dapat si Mayor ang unang matuwa dahil malaki na itulong ng tatay ko? Eh, paano mangyayari yun? Eh, si Mayor mismo ang pinaghinala ang ulo ng lahat ng kawalang yang dumapo dito sa ating lugar. Salbahe ho pala talaga si Mayor. Inay naman, kung ano-anong sinasabi niyo dyan sa bata. Hindi pa naman kayo nakakasiguro sa mga binibintang ninyo. Nako, Angela, dito na ako isinilang. Kaya sa kilos pa lang ng mga tao, alam ko na likaw ng mga bituka nila. At isa pa,
wala ka nang maririnig sa araw-araw dito sa lugar natin na bukang bibig ng mga tao kundi si mayroong utak, si mayor ay ganito, si mayor ay ganon. Inay naman. O, paano iyo? Maiwan ko na kay nanak ko dito, ha? At sabihin mo sa tatay mo ang aming pagsuporta. Sige po, ako na pong bahala. Pasensya ka na kay inay. Ganyan talaga yan, eh. Totoo ba lahat ng sinabi niya? Marami pang mga bagay na hindi mo pa naiintindihan ang tungkol dito sa mga nangyayari sa atin. Siguro darating din ang tamang panahon na lubos mong mauunawaan ang mga bagay na sinasabi ko sa'yo. Oh, maiba ako. Bakit nga pala narito? Ay, oo nga pala. Munti ko na makalimutan. Darating nga pala si Kuya Armando. Malaki na ang pinagbago ng mga tao sa Santo Domingo. Halos laganap na ang patayan. Ang pasugalan ay kaliwat kanan. Nagumo na silang lahat. Isusubo na lang ng pamilya eh. Isinusugal pa. Anong ginagawa ni Mayor Villaferte? Si Ninong, nahepe ng bayan. At si Itay, bilang vice alcalde. Ang daddy mo na lang at si kapitan ang masigasig. Pero si Mayor, puro salita, puro pangako. Habang ang mga anak niyang sanggano ay naghahari-harian dito. Hindi nakapagtataka. Malilit pa lang kami. Bakas ko ng kawalang yan ang magkakapatid na yan. Kung sakasakaling magpapakasal tayo at magpapamilya, ang gusto ko sana, huwag na tayo ditong manatili. Sa ibang lugar na tayo manirahan, iwasan natin ang mga darating na kaguluhan. Lalo na mga Villaferte. Good morning, boss. Ah, ilang kilo na naka-stack? Naka-ready na po 10 kilo at nakasalang na po 20 kilo. Nasa si Bilma, yung chemist? Nasa laboratorio. Tara. Order sa atin. Sa ilang araw makakaya ang 800 kilo sabo? 60 kilos na ang kaya namin sa isang araw. Aabutin pa tayo ng 2 linggo para makumpleto ang order. Good. Ihanda mo, ha? Sige. Hindi, may nanap lang ako. Excuse me. Bawal ho dyan eh. Saan ba talaga kayo pupunta? Sino ba talaga hinahanap nyo? Hinahanap ko si Helen. Oh, Julius. Bakit? Ano yon? Ophelia, sige na. Ako nang bahala sa kanya. Oh, Julius. Ba't nandito ka? Ano bang kailangan mo? Nandito si Kuya Armando. Gusto ko makausap. Sabihin mo sa kanya, busy ako. Marami pang pasyenteng naghihintay. Hindi ako pwede makipagkita sa kanya. Bakit hindi mo nagawang sagutin kahit minsan ang mga sulat ko para sa'yo? Hanggang ngayon, nakukuha mo pa rin akong lokohin. Alam kong hindi mo ako matitiis. Kaya umaasa akong kahit sa sulat man lang, masabi mo kung anong plano mo para sa atin. Matagal ako naghintay, Servando. Pinabayaan mo akong magulo at umaasa. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang malaman kung kayong dalawa na pala ni Angela. Bakit nagawa mo sa akin ang ganun? Pagkatapos na isuko ko sa'yo ang sarili ko at ipaglaban kita sa lahat ng mga umapi sa pamilya mo. Alam mo ba, gusto na nga akong itakwil ng aking papa at ng mga kapatid ko. Pero nakuha ko pa rin ipaglaban ang pangalan mo. Lahat na lang ginawa ko para sa'yo. Pero anong napala ko? Wala! Binaliwala mo lahat ng pagmamalasakit ko para sa'yo.
Bakit, Armando? Nagkakamali ka, Helen. Sa unang araw pa lang na magkahiwalay tayo, sumulat agad ako sa'yo. Hindi ako tumigil dahil alam ko ang sitwasyon at alam kong gagawa ka ng paraan para sa ating relasyon. Naghintay din ako, Helen. Pero habang tumatagal, unti-unti naglalaho ang pag-asa ko. Naisip ko nang harapin ang katotohanan ng sinabi ng iyong papa na kailanman ay hindi maaaring magsama ang Hidalgo at Villaverde. Tama na, Armando. Huwag na natin dagdagan pa ang mga sakit na dinulot sa atin ng panahon. Pilitin natin huwag magtagpo ang ating landas. Sa panahon ng aking pag-iisa at pangungulila, dumating sa akin si Angela. Siya nagbigay sa akin ng lakas upang mabuhay muli. Kung ano man ang naging kasalanan ko sa iyo, Helen, sana patawarin mo ako. Umalis ka na, Armando. Utang na loob. Armando, nandito ka pala. Puso ba negosyo natin? Eto, baon na baon sa utang. Hindi ko nga alam kung paano ko babayaran ng atraso ko. Bakit yun naman ay tanong? Sa tingin ko naman, okay pa tong negosyo niyo eh. Kailangan ko lang magbayad ng proteksyon. Proteksyon? Proteksyon para saan? Kilala niyo ba yung mga taong sinasabi niyo humingi ng proteksyon? Ba't gusto mong malaman? May magagawa ka ba? Siguro may pagagawa si Mayor dahil siya ang inaasahan kong tutulong sa mga taong may ganitong problema. Alam mo, Tol, aalamin ko pa yan eh. Kaya kung ako ikaw, hindi na ako magpipilit. Alam mo, Charlie, sa tingin ko marami kang nalalaman tungkol sa mga bagay na nangyayari dito. Ikaw, naging pulis ka lang, ang tapang mo na. Pero alam mo, para sa akin, alaws ka pa rin. Wala kang sinabi. At kung ano man nalalaman ko, wala kang pakialam. Alam mo, Tol, kung ano dapat mong gawin. Dapat, alam mo, tumahimik ka na lang. Asikasuhin mo yung pagpupulis mo. Ha? At isa pa, wag mo na uli ako pakikialaman, naiintindihan mo. Pwede ba? Wag mong pakialaman ang buhay ko. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Kaguluhan to, ha? Ah, sir. Medyo nagkatawaan na kami ng kaibigan ko, eh. Diba, pare? Ha? Kadarating mo lang, eh. Batag ulo na agdang hinahanap mo. Malaki na nga yung nanakit ko sa papa mo. Dinadagdagan mo pa. Hindi niyo na ba ako patatahimikin? Nay, sila naman nagsimula ng gulo eh. Napilitan lang ako ipagtanggol ang aking sarili. O, di sana iwasan mo. Alam mo, hindi karuwagan ang umiwas sa gulo. Kinagawa ko na nga lahat para huwag magsalubong ang hidwaan ng bawat isa, pero ang tigas ang ulo niyo mag-ama. Ewan ko ba sa inyo? Kayo mag-ama ang tinik sa buhay ko. Alam niyo, Nay. Pakiramdam ko, lumalala ang problema dito sa Santo Domingo eh. Totoo yan. Kaya habang lumalala ang sitwasyon dito, lalong lumalaki ang pag-aalala ko sa inyong lahat. Kaya utang na loob, iwasan mo nang makaharap ang sino man sa mga Villafuerte. Alam mo, kuya, talagang iyayabang na anak ni Mayor. Akala mo kung sino, lalo na yung si Franco. Totoo yan, kuya. At maraming taong natatakot sa kanila dahil lagi silang may kasamang mga taong may dalang baril. Hoy, kayong dalawa ha? Huwag kayong makialam sa usapan namin. Yung pag-aaral ninyo ang atupagin ninyo. Kaya ikaw, Armando, tandaan mo lahat ang mga sinasabi ko sa'yo. Oh.
Are you sure your boss is coming? Don't worry. He will. Mr. Tosiro, there he is. Ah, Toshiro, I see that you're enjoying your vacation. I am, but my boss is in Japan, and his patience is running out. He needs a steady supply. I can assure you that you will have your staff within 2 weeks' time. Is there any other way to shorten the time? That would be impossible. Maybe we can prepare that for next time. Well, there's nothing I can do but wait. Kushiro. I think I will have a good time here. Ah, Kushiro, I have something for you so you'll enjoy your stay. Linda. Ikaw na bahala dyan. Okay. I'll go ahead. Oh, halika. Hi, what's your name? I'm Linda. Nice to meet you. Halos alam lahat dito sa bayan namin that the mayor and his sons are involved in illegal activities. And that includes drugs. Sigurado yan, Mickey. I'm sure Tosiro's over here for a big drug deal. Then we have to wait for the payoff so we can catch them in the act. Bago mangyari yun, kailangan siguro may close coordination tayo sa local police dito. Walang problema. Nasa panig natin ang mga police. Dahil kasama nilang lumalaban si Papa. Halika, Iha. Hi, Pa. Helen, this is Marjorie. Marjorie, this is Helen. Okay, everybody, listen. From now on, Mike will be staying with us. Okay lang yun, Pa. At least may tag-aalaga ka na. Thank you, Charlie. Franco? Well, kung saan ka masaya pa, Pa, di doon kami. Good. What about you, Helen? Well, I don't know. Okay lang yun, Tol. Paarte-arte pa eh. Ang importante, siguradong may kasama na si Papa sa pagtulog niya. Tsaka may makakasama na rin siya sa mga lakad niya. Alam niyo, mabait itong si Margie. And besides, she makes me happy. Siguro naman, sa 15 taon ng pag-iisa ko, ay maiintindihan ninyo ako. I think I've been followed. I think I've been followed. The woman who just left is from Interpol in Tokyo, and she's after me. Don't worry. We'll take care of them. You better do it. Otherwise, we're gonna be in hot water. O mga pare, may problema ba? Pare, maganda yung kasama mo. Iwan mo na sa amin yan, pare. Come on. Thank you.
Good morning, Mayor. You son of a gun, Hidalgo. Who do you think you are? Masyado ka ng hambog talaga. You've just crossed the line, Hidalgo. Nai-insecure ka na ba? Natatakot ka bang malaman ng buong bayan ang tunay mong kulay? Pinapawisan ka yata, Mayor. Hindi naman mainit, ha? Ah, alam ko na. Itong kapatid mo, nababalutan ng maraming pera ang buong katawan. Kulang ka lang sa paligo, Mayor. Ginulat mo ako, Hidalgo. Ibang-iba ka nang magsalita ngayon. You've changed a lot. Noon eh, pati pagbili mo ng suka ay pinagpapaalam mo sa akin. Pero ngayon, ultimong trabaho ko ay ginagampanan mo. Hindi mo pa yata nababasa ang bagong local government code ngayon. The mayor is the chief executive of the municipality pursuant to the provision of the code. And the vice mayor, in any case, if he acts in place of the mayor without his permission, duly signed, he may be cited for preventive suspension and consequently charged administratively by the mayor. You think it over. That's how the situation goes. Nothing less, nothing more. Alam mo dapat kung hanggang saan ka lamang. Masyado kang nagpapadala sa sarili mong damdamin. But you forget this is your brain. Which I doubt you had one. Sa paglilingkod sa bayan, puso at damdamin ang kailangan. Ako meron nun. Ikaw wala. No, no, no. You're wrong, Hidalgo. Kung wala kang puso at damdamin, di sana matagal ka nang nabulok at nahalo sa alabok. At lupa ka nang tinatapakan ngayon. Tinatakot mo ba ako, Bilipuerte? Hindi ko ugaling manakot, Hidalgo. It's not my style. Kapag ginusto ko, gagawin ko na lang. And I usually do things by surprise. Wala nang satsat. Kaya naman pala, pati mga tao nabigla. Sana, Mayor, magtitira ka ng kahit konti. Para sa bayan. Ang kaso, para kang masibang patabaing baboy. At garapal ka pa. Sobra ng pagpapahirap at pang-aabuso sa ating mamamayan. Simula nang maupo kang bilang mayor, ikaw ay biglang nagmilyonaryo. Saan mo dinadala ang mga kayamanang ninanakaw mo sa taong bayan? Diyan sa tiyan mo! Hidalgo, ikaw na rin ang pumili at mag-umpisa ng gusto mong laban. Kaya lang eh, baka hindi mo kayang tapusin. Ikaw na rin mismo ang naghanap ng patong ipupukpuk mo sa ulo mo. Tandaan mo, Hidalgo, sa lugar na ito, ako ang masusunod. Itabi mong armas na yan. Yan ang dahilan kung bakit gusto kong magkausap tayo, Armando. At yan ang kanyang magiging pananggalang pagdating ng oras na yon. Nay, huwag ko kayo mag-alala. Hanggat nandito ako, walang maaaring mangyari kay Tay. Higit na nadaragdagan ang aking pangambanan dahil sa'yo. Halos hindi ako makatulog sa pag-aalala ko sa iyong ama. Kay Chinggay at kay Julius at ngayon pati na rin sa'yo. Walang tigil ang pagdarasal ko sa araw-araw. Na sana'y matapos na ang lahat ng ito nang walang masasaktan. Dahil hindi ko makakayang makita ang kahit sino man sa inyo na may bahid ng dugo. Bunga ng karasang maaaring mangyari dito sa atin. Kakausapin ko si Itay. Susubukan ko kumbinsin siya para iwanan ang buhay politika. Ilang ulit na akong lumuhod sa harapan ng inyong ama. Nakiusap at nagmakaawa. Naiwanan na niya ang magulong buhay politika pero walang nangyari. Hindi ko naman masisisi si Ruben dahil mulat sa pool, yan ang naging pangarap niya mapagsilbihan ng mga taga Santo Domingo. Kaya nga pati ikaw at ang Kuya Victor mo eh, gusto niyang maging pulis dahil gusto niyang makita kayong naglilingkod sa bayan. Kung papayag kayo, Nay, sasama ko na lang si Julius at Jinggay sa Maynila. Doon na lamang sila pag-aaralin ni Kuya Victor. Yan ang nga sigurong pinakamaganda at maaari natin gawin sa ngayon.
hindi sila dapat madamay sa maaaring maging dulot ng mga pangyayari. At kailangang maibsa ng mga takot at pangamba na alam kong ngayon ay unti-unti nilang nararamdaman. Pati kayo, Inay, sasama ko na rin sa Maynila. Ba't mo ba ako dinala dito? May pag-uusapan ba tayo? Anak, may problema ba? Okay, pakikinggan ko. Armando, ano ba talaga ito? Tay, gusto ko lang magsabi kayo ng totoo. Sa kalagayan ninyo ngayon, hanggang saan nyo pag gusto makarating? Ano ba klaseng tanong? Itay, utang na loob. Sagutin nyo yung tinatanong ko. Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan kung bakit kailangan sagutin ko ang iyong tanong. Para sa kapakanan at kaligtasan ng iyong pamilya. Itay, hindi ba dapat namin malaman kung anong dapat namin gawin sakaling merong hindi maganda mangyari? Tsaka sa inyo na rin ang galing na ang paghahanda ay isa sa kinakailangan namin gawin kapag may panganib na dumarating. Hindi ba, Itay? Sasagutin ko ang tanong mo. Hindi ako titigil hanggat hindi naalisan ang kapangyarihan si Mayor Villapuerte sapagkat ang kapangyarihan yon ang siyang maglilibing ng buhay sa mga walang malay nating kababayan dito sa Santo Domingo. Sinisira niya ang kinabukasan ng maraming kabataan. Niyuyurakan niya ang karapatan at dignidad ng bawat mamamayan. Lahat ng yun ay nagagawa niya dahil sa kanyang kapangyarihan. Naintindihan mo ba ako, Armando? Oo, Itay. Pero paano naman yung pamilya mo? Pati ba sila kailangan magdusa? Maraming beses kong tinanong at sinuri ang aking sarili. Bago ko sumumpa sa aking tungkulin, alam kong darating ang panahon na pawang pangamba at takot lamang ang maidudulot ko sa aking mga mahal sa buhay. Kumisan mahirap tanggapin ang katotohanan. Pero kailangan tanggapin. Sa bawat pagdurusa ay may nakalaan na tagumpay at pagpapala para sa mga mahal mo sa buhay na nagtiis at nangulila kasama ang may mga pusong dakila. Nasa likod niyo ako, Itay. Salamat, anak. Hi, Han. Hi. Oh, sabi ko sa'yo, magpalaba ka na lang eh. Masama sa'yo, mapagod. Pasensya ka na, Victor. Kasi sayang din naman yung ibabayad natin eh. Ibibili ko na lang ng mga gamit na magiging baby natin. Tsaka kaya ko pa naman eh. Wala namang bagay sa'yo na hindi mo kayang gawin eh. Lahat sa'yo pwede. Pero sa kalagayan mo ngayon, mahirap na. Han. Sorry ah. Pasensya ka na pero promise hindi na mauulit. Huwag ka na magalit. Hindi naman ako nagagalit eh. Ikaw pa. Talaga? Oh, siya nga pala. Matangaga mong umuwi. At saka, ano yung mga pinamili mo? Ano tong mga to? Hoy! Naisip ko kasi na umuwi muna tayo ng probinsya. Gusto ko sana makita si nanay at tatay. At saka birthday ni Chingay bukas. Ay, oo nga pala, lagi tayong present dun. At nako, sigurado akong inaasahan ni Chingay yung regalo natin. Matagal na tayo hindi nakaka-uwi dun, ano? Siguradong matutuwa sila pag nalaman na magkakapo na sila. Malapit na sila maging lolo at lola. Patingin nga anong baby ko. Sabik na akong makita ka. Sino kaya ang kahawig mo? Si mama ba o si papa? Kay mama? Tignan ko nga. Mama. Talagang malakas ang dugo ng mga Hidalgo, no? Bakit ano sinabi? Narinig ko sabi ng anak mo. Ako daw ang carbon copy niya. Ah, ganon. Alam ko sinabi mama eh. Si mama ba? Pwede ba tigilan niyo na ako? Nakita niyo na, arte. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Hoy, ikaw. Huwag kang umarte ng ganyan sa harap ng kuya mo. Baka hindi mo alam kung gaano kalaking perwisyon na gagawa sa atin ng mga Hidalgo. Wala namang ginagawang atraso sa inyo ang pamilyang yun, ah. Kayo ang gumagawa ng sarili niyong problema.
Wala na nga kayo sa katwiran. Wala pa kayo sa lugar. Ba't ganyan ka magsalita? Baka hindi mo alam ang sinasabi mo. Tandaan mo, Helen. Kahit kailan, ay hindi magkakasundo ang Villapuerte tsaka Hidalgo. Hi, Helen. What's wrong with her? May problema ba? Wala naman. Pinagsasabihan ko lang. May lakad ba tayo? Meron akong gustong bilhin. Kaya kailangan ko ng makakasama. And besides, may lakad ako ni Kuya mamaya. Oh, sige. Tell me, Franco, what in particular do you like best in a woman? I go for sex appeal. And her willingness to sleep with me. Pero alam mo, Margie, the truth of the matter is, I really don't easily get attracted and fascinated with every woman like you. But not until you came into the picture. I think you are driving me crazy. Ganun ba? Magandang gabi, Mayor. Magandang gabi. Ito na ko sila. Magsipo kayo. Join us. Opo ka. Alam mo, Mayor, kung tutusin, malayo na nararating ni Hidalgo. Dibdiban na ipinapakita niya trabaho sa mamamayan. At isa pa, wala siya respeto sa'yo. Patira matibay, yan ang laban niya sa'yo. Mayor, nahuli na ni Vice ang kiniti ng mga taga Santo Domingo. Mainit at malakas ang dating ng mga taong bayan sa kanya. Marami ka pang pangarap sa Santo Domingo. Umilos na tayo habang nasa pwesto ka. Sa ngayon, madali natin magagawa lahat. Mayor, lahat ng dating sumusuporta sa'yo ay naglipatan na kay Vice. Kapag nakaporma ng gusto ang Hidalgo niya, pakasakang kuman tayo pulutin. At alam kong hindi mo gusto mangyari yan. Pero ito na ang pagkakataon natin para putulin ang ambisyon ng Vice Mayor na yan. Mayor, kailangan maibalik natin ang tiwala at simpatya ng mga tao sa atin. Magagawa lang natin yan kung mawawala ang pamilya ng mga Hidalgo. Kuya, hindi ko maaisip kung ano maaaring mangyari sa mga anak mo. Baka hindi nila makayanan kung ano man ang mangyari sa'yo. May naalala ko yung deal natin sa mga hapon. Tuloy-tuloy yun at napakalaki. Pero habang nandyan si Hidalgo at ang kanyang anak na pulis, hindi tayo nakakasiguro. Baka mabuko tayo. Ako, kuya, sigurado kapag nawala ka na sa kapangyarihan, kakalkalin nila lahat ng mga kaso. O anong mangyayari sa akin? Sisintensya nila akong habang buhay. Si Margie, kaya sumama sa iyo yan, dahil ang pangarap niya ay ang karangyan sa buhay na naibibigay mo. O, gusto mo ba siyang makita isang bigo at nagsisisi?
Bashiro-san, let's have coffee. No coffee, coffee. Don't you have people who can take care of small things in this country? Why? What happened? Must be kasama eh. Bakero! Excuses, excuses! This lady agent from Japan worries me. Now she's here. Don't worry. Puti! Hanapin nyo kung sa matatagpuan ng babae yan. Kayo na bahala. Yes, boss. Napasubo ka sa gasto sa birthday ng anak mo, no? Enjoy ka ba sa birthday mo? Opo, Itay. Pero mas mag-i-enjoy po ako kung kumpleto tayo at nandito si Kuya. Darating yun. Oo nga. Okay, yung dalawa. Tigilan nyo na yung pag-inom, ha? May duty pa kayong dalawa. Yes, sir. It was a massacre. Armando's father and his family were killed.
Why did it happen? From what we have gathered, it might have been an offshoot of Armando's father going against the mayor. Oo nga. Baka kung anong gagawin niya. Kung ano man ang mangyari sa kanya. Ba't kasi nangyari kay Armando to? Nagkataon pa naman na marami tayong operation. Sa palagay ko, may connection ng mga nangyayari sa operation natin ito. Lalo na't may hinala ang mga tiga rito that the mayor and his son are behind the massacre. I'm worried about Armand. Ano ang nangyari dito? Ha? Sabihin mo sa akin. Kapitan! Ano ang nangyari sa kanila? Mabilis ang pangyayari. Birthday party noon, bigla kaming pinasok, pero... Pero ano? Ha? Ikaw ang pinagkatiwalaan ko. Bakit mo sila pinabayaan? Bakit hindi mo tinupad ang pinangako mo sa akin? Ha? Sabihin mo sa akin, sino may kagagawa nito? Sino? Sagutin mo ako! Sagutin mo ako! Sino may kagagawa nito? Victor! Sino? Hindi ko alam! Alam ng Diyos na hindi ko sila pinabayaan! Kung ito'y masakit para sa'yo, masigit na masakit para sa akin dahil ako naiwan dito! Naiintindihan mo ba ako, Kuya? Naiintindihan mo ba ako? Tignan mo mabuti yung mga litrato ng mga wanted na yan. Baka nandiyan ang mga assassins. Ito, ang isa, ang taong nakita ko habang papalis ang kotse. Sigurado ka? Hindi ako maaaring magkamali. Ang mga hayop na yan ang pumalis sa mga tatay. Ah, ikaw na ang bahala sa mga bata mo. Basta, pag may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Ako bahala. Oh, pasok mo na yan. Buti pa, magkasundo na kayong dalawa. Naintindihan nyo? At ikaw, Cherry, bukas, kailangan makausap ko ang asawa mo. Naintindihan mo? O, sige na, sige na. Mike, Mike, asan si Kuya? Umalis kasama si Epe. May ayusin sa kampo. Bakit, may kailangan ka ba? Oo, si Kuya Victor. Umalis. May dalang kargada.
Pinipigilan ko pero tumuloy pa rin. Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta kila Franco. Sino kasama? Siya lang mag-isa. Marunong ka ba umawak ng baril? Oo. Bakit? Pare, pahiram ng baril mo. Dizon, De La Cruz, sumama kayong dalawa. Wala, walang nakakita, pero wag mo munang dalhin. Oh, yun naman pala eh. Walang problema. Mayor Villaverde! Lumabas ka dyan! Charlie! Fabian! Tignan niyo mabuti ang bangkay na ito! Isang hidalgo na naman ang inutang ninyo! Tigang na ang lupang nadiligan ng dugo at luha ng aming angkan! Kahit luha ng langit ay di na kayang ibalik pa ang kanyang kasariwaan! Isinisigaw ng bawat tipak ng lupang tinatapakan namin ang kasabikan sa dugong Villaverde na hinihintay na dumaloy sa buong bayan ng Santo Domingo. Talagang sagad sa buto ko kasamaan ninyo sa ginawa ninyong pagpatay sa asawa ko. Para na rin ninyong kinitilang kinabukasan ang magiging anak namin. Pero ito ang tandaan nyo. Hindi na matatapos ang gabing ito. Hindi na kayo matatahimik. Hindi na! Dahil ang sanggol na ito na hindi pa nagsisilang. Ang siya magpapatuloy sa paniningil. Ang siya uusik sa inyo habang may Villaverde pang namubuhay. Isinusumpa ko sa harap at pangalan ng hidalgong pinatay ninyo. Wala nang Villaverde pang lulutang sa mundong ito. Sapagkat puputulin ko ang pinakaugat ng lahi ninyo. Dad, can I talk to you? I'm sorry. Mahalaga itong ginagawa ko. Mas mahalaga pa ba yan sa mga bagay na gusto kong malaman? Okay. What do you want? Sige, sabihin mo sa akin. Dad, totoo bang may kinalaman kayo sa mga nangyayaring krimen dito sa bayan natin?
Maupo ka. Bakit kailangan niyo pang pumatay? What do you mean? Dad, hindi niyo na maitatago ang lahat sa akin. Sino nagsabi? Alam kong may kinalaman ka sa mga wala nangyayari sa atin. Wala katotohanan ng mga sinasabi mo. Ikaw ang nagpapatay sa mga Hidalgo. At alam ko rin na ikaw ang utak ng mga pasugalan dito sa atin. Drugs at lahat ng kasa. Hindi ba totoo yun, Dad? Umalili ka! I'm sorry. I'm sorry, anak. Nabigla lamang ako. Hindi ka dapat maniwala sa mga sinasabi nila. Iyon ay pawang mga kasinungalingan. Gawa-gawa lamang yun ang mga kalaban ko sa politika. At kung ano man ang ginagawa ko. Simula nung dumating ako, ang dami ko nang narinig noon. Pero hindi ako naniniwala, Dad. Na kaya niyong gawin ang mga bagay na binibintang nila sa iyo. Ngayon sabihin niyo sa akin ang totoo. Bakit ba kayo nagkaganyan? Alam niyo ba kung ano pa ang nakarating sa akin, Dad? Ang laki ng hinanakit sa inyo ng taong bayan. Wala akong pakialam sa kanila. Matitigas ang mga ulo nila. Ayaw mo mamatay. Sabihin mo kung nasan siya. Hindi. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Nasan? Kung alam ko man, hindi ko sasabihin sa'yo. Kuya, ang nanay ni Angela, natagpo ang patay. Si Angela, nawawala. Ano? Paano nangyari yun? May nakakita. Tinangay daw ng anak ni Mayor. Sige nga. Okay ang plano ni Fabian, ha? Siguradong gagamitin yung babaeng yon para lumabas si Armando. Parang pain. Ah!
Sir! Nasa si Angela? Hindi ko alam. Sir! Nasaan si Angela? Sir! Nasaan si Angela? Nasa lumabutega ni Mayor. Doon na dinala, sir. Diyan ka lang. Huwag kang aalis diyan. Babalikan kita. Dalawang daan po ito eh. O sige, sakay na yan. Anong development? Ah, sir. Rumadyo na ang kontak natin. Iniloload na nila ang mga droga. At tumalis na ang kapatid ni Mayor papuntang warehouse nila. At doon pala sila magbabayaran. Dito si Ro at si Mayor. Asa si Sergeant Hidalgo? Si Sarge ay nakatutok sa kapatid ni Mayor. Sila Mike, kasama ang ilang local police, at ang ilan sa kasamahan natin, ay aatake sa laboratorio. Leo, Derek, Boy, sama nyo isang team. At sa harapan kayo papasok. Eh, sir, paano si Mickey Nakamura? Taanan niyo siya at nang makasama. Sa kanya rin ang kasong ito. Kami ni Chief, ang cover sa likuran. Is there any question? No more, sir! Sige, lakad na kayo.
Mayor. Were you able to complete the 800 kilos I'll be needing for today? Oh, yes. That was not a problem. But next time, you should place your order much earlier, so you won't have to wait this long. You know, your stuff is really that good. Starting next week when I get back, it will be a continuous deal between you and my organization. I hope you did enjoy your stay with us, although I wasn't able to personally take care of you. But I instructed my brother to give you anything that you needed, especially Linda. Remember her? Yeah, she was really good in bed. Sir, yung mga items ho. Well, here is a sample of your order. Everything is packed this way. It's not your problem to get it out of our country. My brother's at this very minute completing the order. This is okay. Well, here's the money. You can count it if you want. Oh, no, there's no need for that. I trust you the same way that you trust me. Why don't you sit down and finish your coffee? Let's get out of here. There is no raid. You're setting me up. No, there's a raid. You're trying to destroy me. Let's get out of here. Let's get... Sumunod ka kala, Mike. Ako nang bahala sa kanila. Mag-iingat ka, kuya. Rako, come in over. Mahabol sa akin, over! Galing! Tara! Yeah.
man that I've been looking for. Where's he? Where's Amon? Sayang, Mickey. Hindi kita maasikaso sa mission mong ito. Hindi, pare. Our mission was successful. Anyway, get well soon. Julius, please take care of him. Don't worry. In a month's time, we'll be there. I'll wait for you in Japan for your vacation. Kuya, I'll be taking her to the airport. Mickey, shall we go? Take care, partner. Thank you.